up mga kalablab? So, ayan, may panibagong video na naman tayo. And this is going to be my nighttime skincare routine. So, it's already 10 PM of January 23, 2020. And, itong skincare routine ko is the last thing na ginagawa ko tuwing gabi. So, ayun, I'm going to show you kung paano ko siya ginagawa. So, if you wanna know how I do my skincare nighttime routine, just keep on watching. So, first thing na ginagawa ko is gumagamit ako ng Sunny Care Cleansing Wipes. So, ginagamitan ko muna ng wipes yung face ko before akong gumamit ng mga cleansing foam or facial cleanser. So, eto. Buburain ko nito na ba siya? As in, agad-agad. Ayun. Diba? So, galing akong school kanina. Oh my God, what happened? So, ayun. Tutuloy lang natin. Galing akong school kanina and as usual, ginagawa ko yung makeup ko every time na pumunta ako ng school or every time na may pasok ako. Takot talaga akong madulog ng may makeup. Kasi toxic daw yung makeup sa mukha. And yun yung nagiging reason kung bakit marami tayong pimple. Well, yung iba, yung cause ng maraming pimple is dahil sa genes din ng mga parents nila or ng family nila. Pero, number one cause din kasi ng pagkakaroon ng pimple is yung hindi mo paghihilamos kaya matutulog ka. So, next up is, ang ginagawa ko naman is naglalagay ako ng Aura Whitening Serum Foam Cleanser from Katie Doll. So, this one is winawash siya using water. So, magpapa-foam lang muna tayo ng konti sa ating kamay. So, babasain ko lang siya. May prepare na akong water dito. So, eto. Rarap niyo lang siya sa palad ninyo hanggang sa mag-foam siya. Then, once nakapin na kayo sa foam na meron kayo sa kamay, lagay niyo na sa mukha niyo. So, lagay ako ng mascara kanina kaya I need to rub it sa face. Sa mata ko rin. Kasi may mascara ako and medyo mahirap siya tanggalin. Since nakalagay na waterproof siya. So, basta i-rub niyo lang siya sa face niyo hanggang sa hindi na siya ganun to foam. So, ayan. Meron pa yun siya. So, kailangan nyo siyang i-rub pa lang gusto. Then, dito rin sa neck. Ayan. Kasi nakikita nyo, hindi na siya ganun kaputi. Tulad nung una nating apply. So, pwede na natin siyang hilamusan. Or, pwede nyo rin i-wipe gamit yung basang towel. So, ako, normally, hinugasan ko siya ng tubig kasi mas convenient yun gawin. Pero, for this video, syempre, mag-wipe tayo ng white towel sa ating mukha. Bakit naman kasi yung mag-ugas ako ng mukha sa harap nyo, diba? Parang sagwatin na lang. Para sa akin. Nasasagwaan ako tignan. Makita niyo na nagganyan-ganyan ako ng tubig sa harap. So, ayan. May napanood din ako na sabi niya, importante talagang mag-wash ng face sa gabi. Kasi yung pores daw natin sa gabi is bukas. So, ano man or anything na nandun sa mukha mo, i-absorb yan ng mukha mo at night. So, kung madumi yun, syempre, madumi ma-absorb ng face mo. So, dun tayo nagkakaroon ng pimple, mas
blackheads, yung mga whiteheads na yan. So, kaya, ayun. Important talaga na maglamos tayo sa gabi. Kasi kahit na hindi kayo nag-makeup, diba, may dirt pa rin sa hangin na sumasama. So, tumatama yun sa face nyo. Kaya, napupunta rin siya sa face nyo kahit wala kayong products na nilagamit sa mukha. Especially sa mga oily face. Diba, didikit at kakapit yan sa balat ng mukha nyo. So important na maghilamos talaga sa gabi. Ayan. So, happy na ako dyan. Then, papatuyuin lang natin siya ng another towel. So, ito is hindi naman basa. And, be gentle lang guys sa mukha niya. Kasi, yung skin natin sa face is the most sensitive skin or most sensitive part ng skin natin yun sa face. Especially, yun sa under eye area. And, sobrang sensitive niya nila. Pero may mga skin din, may mga skin type din na normalan lang. Ako kasi medyo sensitive yung skin ko sa under eye area, kaya ganito siya kaitim. So, ayan. Next na ginagawa ko is naglalagay ako ng pore purifying balm ng Eye White Korea. So, ayun. Ito, ang nilalagyan ko lang nito is yung sa T-zone ko. So, ayan, dito. So, gitna ng forehead. Then, sa nose. Bridge ng nose. Then, sa nose. Kasi medyo open talaga yung pores ng mukha ko dito sa T-zone ko. Then, naglalagay din ako dito sa my cheeks. Ang dami kong breakouts ngayon, guys. Kasi, I have mens. May dalaw ko. Kaya, sobrang nag-breakout yung mukha ko ngayon. Ang dami kong pimple. Sabi ko nga, gagawin ko ba talaga ito ngayon? Since skincare to, tapos ang dami nyo makikita ang pimple. Parang hindi ka panipaniwala, diba? Pero ito guys, 2 weeks ko na, 3. 3 weeks ko na siyang ginagawa. And nakikita ko rin naman yung result na medyo maganda naman. Nagbabrighten up na rin yung skin ko. Then, medyo smooth na rin siya. Malambot. Kaya feeling ko, worth it din naman yung mga ginagawa ko. Kasi kahit na 11 PM na, past 12 na, nagkaganito pa rin talaga ako. So, ilileave natin siya ng 1 minute. Then, after that, i-wash na rin natin siya, just like the facial foam. So, babalik ako guys! Okay guys, I'm back and it's already 1 minute nang nakalipas. Kaya naman, ayan, medyo nag-clear na siya. So, i-wipe na natin siya. Wipe off na natin siya sa ating mukha. So, yung balm na to guys, bumubula rin siya kapag nakupos ko sa water. Or, nakakuskos with water. Ayan na, diba? Minsan, kapag sinisipag ako, or mas marami akong time, pinapartner ko siya with my nose pack. Ayan, nabuksan ko na siya. So, 1 minute din kasi to. Kaya, okay lang siyang i-partner sa balm na ginagamit ko ngayon na wina-wipe off natin ngayon. So, perfect sila na match. But then, since tinatamad na ako, and
antok na rin ako since ang aga kong nagising kanina. Alam nyo ba? Aga ko nagising kanina. Kasi ang aga ng pasok na lang, 7:30. Kaya gusto ko nang matulog at magpahinga. Ayan! Naubos na natin ang ating core purifying balm sa mukha. So, papatuyong gra naman siya ulit. Ayan! Okay. So, next up na ginagawa ko, actually last na yon na part kung saan ako nagbabasa ng face. So, ang next ko na ginagawa is gumagamit ako nitong Innisfree Green Tea Balancing Lotion. So, face lotion siya. And this one is also a moisturizer. So, thank you kay Ray. I love you, Patchot. Thank you for giving me this. Kasi medyo mataas yung price nito, guys. Buti na lang binigay niya to sa akin. Kasi umahanap ako ng magandang moisturizer. Pero may ginagamit ako sa umaga, itong Aqua Moisturizer ng IY. So, ito yung ginagamit ko pag umaga. Kasi super duper hydrating siya, guys. Super. Ang lamig niya sa mukha, nakaka-moisturize talaga siya ng face. So, ito naman, sa gabi ko siya ginagamit. Since green tea siya, gusto ko talaga siyang mababag sa mukha ko. Like, magdamag, ganun. Kaya, gabi ko siya ginagamit. And I think naman, maganda talaga siya sa mukha, itong NSP na to. Kasi it's green tea, herb siya, kaya parang feeling ko, tatalab talaga siya sa balat ko. Ayan, diba? Lalo siya sa mukha. And yung amoy niya is amoy green tea talaga. Amoy-amoy yung green tea sa kanya. So, sana gumana siya sa mukha ko. Kasi may mga products naman talaga na kahit anong gamit natin, may talaga na hiyang yung mukha natin. Like ako sa Eskenol, sobrang tagal kong nag-Eskenol, guys. Yung nga lang, hindi talaga siya tumatalag sa mukha ko. Kaya tinigilan ko na. And medyo mati rin kasi siya sa mukha. So, medyo sensitive kasi talaga yung skin ko dito sa under eye area ko. Parang konting rub mo lang ng mga matatapang na products. Sobrang nag-hop din na agad siya. Kaya tinigilan ko niya siya. Okay, so once na natin yun na yan, yung facial lotion natin. Next na ginagawa ko is naglalagay naman ako ng eyelid cream from Quick Fix. So, nilalagay ko lang siya all over sa aking eyelid. Then, sa aking under eye area. Makita niyo naman, di ba? Sobrang orange lang dito ko yung eyelid ko. Tapos, yung dito sa under eye area ko, sobrang itim. Eye bags na talaga siya. And medyo may wrinkles siya dito. So, let's see kung matatanggal siya ng eyelid cream ko na ito. Ayan! So, nakalagay na tayo ng ating eyelid cream. Papatuloy ko lang siya ng very, very, very light. So, eto na ang last na product na nilalagay ko sa mukha ko. Etong Vitamin Sleeping Gel Mask. So, paubos na siya, guys, kasi nga
sobrang tagal ko na rin siyang ginagamit. Alam niyo guys, parang may mga micro scrub siya. So, ang nandun niya sa mukha. Kaya, ayun. Adik na adik ako magamit nito. So, eto is, i-avoid niyo lang siyang ilagay sa eye area ninyo and sa mouth area ninyo. Dito lang sa chin. Tapos, nose lang. Sabi niya kasi, nabasa ko sa direction niya, bawal daw siya ilagay. Or, i-avoid daw yung mga part na nasa ganong area, sa eye area and sa mouth area. So, sundin na lang natin yung sinasabi sa direction. Para hindi mapahamak yung ating skin. Baka road to, ano na, clear skin. Naging road to disaster pa, diba? Maganda rin talaga yung nagasunod tayo sa mga sinasabi sa atin. Para hindi tayo mapahamak. So, ito rin yung ano na to, sleeping gel mask. Pagising mo, kailangan mo siyang ilamusan. And, sinasabi ko sa inyo guys, sobrang lambot ng mukha niyo pagkatapos ng hilamusan. Ganda nito sa mukha. Kaya adik na adik akong gamitin itong sleeping gel mask. 3 weeks talaga, walang palya, ginagamit ko siya. Okay, so sa last product na ginagamit ko naman is itong Maybelline na lip balm nila. This one is Baby Lips Glow by ginagamit ko siya as a lip balm para ma-moisturize yung lips ko kasi sobrang nagka-crack siya guys. Hindi ko alam kung bakit. Marami naman akong iniinom na tubig din since di ba nga nagka-ubo ako kaya natuto akong uminom ng maraming tubig. Maybe sa lipstick na ginagamit ko. So, ayun. Kaya nagbago ako ng lipstick na ganito, yung sa Everbelena. Kasi dati yung ginagamit ko is this one. So, grabe siya magpa-crack ng lips, guys. As in, yung tipong dumudugo-dugo na yung lips ko sa crack niya kapag tinutuklas ko. So, yun, nagbago ako nito. And luckily, sabay ko silang ginamit nito, wala na, hindi na nagka-crack yung lips ko. Kaya, ayan. Minsan kasi sa mga ginagamit lang talaga din natin kaya tayo napapaama kaya. Kailangan alam din natin kung ano yung mas nakakabuti para sa skin natin or sa lips natin. Or sa atin mismo, ano yung mas magandang product na makakatulong sa'yo. Hindi yung makapagbibigay ng disaster sa buhay. So, ayan. Ganito lang ako mag-skincare sa gabi. And sa morning, ibang routine ko rin yun. So, abangan nyo yung video ko doon. Ayan, thank you guys for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos. Bye!